Welcome to my YouTube channel. So this video is about power sets. Upon completion of this video, you could be able to learn kung ano nga ba ang subset, ano ang power set, at paano nako-compute ang power set. Start na natin. Dito muna tayo sa kung ano ang subset. Ang subset is a set contained in another set. Ibig sabihin yan, para tayong namimili ng mga flavor ng ice cream. Sabihin natin may ice cream tayo. May tatlong flavor siya, banana, chocolate, tsaka vanilla. Di ba pag bumibili tayo, pwede kang mamili na banana lang ang laman? Or kaya pwede rin na chocolate lang? Or kaya pwede na vanilla lang? Pwede rin naman na pagbibili tayo, magko-combine ang banana tsaka chocolate. Pwede rin naman na mag-combine ang banana tsaka vanilla. Or pwede rin ang chocolate tsaka vanilla. At pwede rin naman kung talagang gusto mong tikman lahat, pwede mo makuha yung tatlo or pagpilian yung tatlo. At pwede rin na pag may nagtitinda ng ice cream, pwede hindi ka bumili. Diba? So, yun yung katumbas ng empty set. So, yan yung isang example ng subset na tinutukoy natin. So, move tayo dito. So, dito sa may subset natin, sabihin natin meron tayong tatlo. Na tatlong element, yung apple, banana, tsaka cherry. So, ang una natin gagawin, ilista muna natin yung one element. So, ibig sabihin ng one element, ililista natin each. So, we have the apple, banana, tsaka cherry. Yan, nahatiin nyo per set. Ayan. Ngayon, move naman tayo, yung tigdadalawang set naman. Pero make sure na pag tagdadalawang set ang ginawa ninyo, hindi na uulit yung mag-partner. Example, apple, banana, apple, cherry. Tapos banana, cherry naman. Pero pag ang ginawa ninyo, let's say for example, apple, cherry, tapos cherry, apple, iisa lang yon. So unique dapat ang laman pa rin. So this is a two subset, apple, banana, apple, cherry, and banana, cherry. Then let's move naman, dahil tatatlo lang yan, tapos na tayo sa 1, tapos na tayo sa 2, so pang 3 na tayo. So dahil tatatlo tong element na to, isusulat na lang natin yung 3 element. And syempre, huwag natin kalimutan yung empty set. Pero mas madali nating magagawa ito pag gumamit tayo ng table. So we have the list, the number of subset, and kung ano na yan, na level. So sa may 0, ililista natin dyan matik yung empty set. Then move, punta tayo sa 1. We have the apple, the banana, and cherry. So nakabuo tayo ng tatlong subset. Yung kanina, empty set, matik na 1 subset yan. Next naman, yung tigdadalawa naman na nalaman na element. So meron tayong apple, banana, apple, cherry, banana, cherry. So nakabuo tayo ng tatlong subset. And yung last, dahil tatatlo lang ito, nakabuo tayo ng isang set naman, yung apple, banana, and cherry. So, ang total subset natin ay 8. So, kung titingnan ninyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ibig sabihin itong apple, banana, cherry na set na to ay kayang makabuo ng 8 subset. So, try natin dito. So, diyan pumapasok ngayon yung set theory na tinutukoy. Ang power set or tinatawag na power set of a set A is defined as the set of all subset na binigay or meron ang isang set. So, nandun naka-include yung empty set tsaka yung sarili niya or itself. Parang dito kanina, yung empty set tsaka yung sarili niyang set naka-include na dun sa counting ng power set. So, ang power set, dinidenote siya ng ganitong klaseng symbol. We have the big letter P, then naka-enclose yung set natin. So, ang power set ay isang type ng set na kung saan yung cardinality depends on the number of subset form for a given set. Ayan. So, tignan natin ito. So, if the given set has an n elements, then its power set must contain 2 raised to n elements. So, kanina na pag-aralan natin yung, or sa last video na pag-aralan nyo yung cardinality. So, alam na natin mag-count ng number of sets. So, that number of sets or that cardinality is yung n na nandito. Ayan. So, yung n na yan, that is the cardinality of the set or the number of elements sa set natin. So, it also represents the cardinality of power set. Ayan. So, dito sa sample natin, meron tayong A, B, C. So, meron tayong tatlong element or 3 cardinality. So, pag kinonvert natin yan into power set,
2 raised to 3 ang ibig sabihin nun. Yung 3 na yan, galing yan kung ilang number ng element. Ibig sabihin, makakabuo tayo ng 8 na subset. Ayan. So, makakapag-create tayo ng 8 subset. Ayan. So, hindi kagaya kanina na hindi nyo alam agad, di ba, kung ilan ang mabubuo. Pero, para mas sure kayo kung ilan ang mabubuo na subset, gagamit kayo ng power set. Kagaya nito, 2 raised to 3, alam mo na agad na makakapag-form siya ng 8 subset. Ngayon, pag nakuha mo na yung 8 subset na yon, pwede mo nang hanapin yung mga set na yon. So, mag-i-start ka lagi sa 0, mag-move ka sa 1 element, then saka ka mag-move sa tagdadalawang element, then saka ka mag-move sa pangatlong element. Let's say, for example, nasa 5, 6, 7 element mo yan, hanapin mo yung tagtatatlong combination, taga-apat na combination ng mga element hanggang makarating ka sa pinaka-parent o yung sa sarili niya. Then, after mong malista lahat o ma-identify lahat ng subset, isusulat mo na yung power set. So, ibig sabihin, a power set of P or a power set of A is equal to, ilista mo lahat ng set na nagawa mo or subset na nagawa mo mula sa 0 papunta doon sa self niya. So, this is the answer. And how to get the number of subset? Gamit ka ng power set. So, after listing all the subset, alam mo ng 8, hanapin mo na, identify mo na yung mga subset na yon. Then, after that, makukuha mo na yung power set. So, this blue, ayan yung power set. So, try natin itong isa. So, we have 1, 2, 3 pa din. 3 element yan. So, ibig sabihin 2 raised to 3, makakabuo tayo ng 8. So, this is the answer. Ayan. Try naman natin to x, y, z. 2 raised to 3 pa din ang ginamit ko. So, 2 raised to 3 is 8. So, makakabuo tayo ng 8 element. How about dito, 4 naman. So, ito, 4 naman, 1, 2, 3, 4. So, 2 raised to 4 naman ito, 16. Ibig sabihin, makakabuo tayo ng 16 subset. So, para mas maintindihan natin kung paano gawin yon, mas advisable na gagamit tayo ng table of subset. So, this is a table of subset. We have the list, the number of subset, and 0, 1, 2, 3, 4. So, sa 0 muna tayo. So, ibig sabihin ng 0, yung empty set. So, nakabuo tayo ng isang set doon. Pangalawa, yung tag-iisa sila, kay A, kay B, kay C, kay D, individual, 1 element. So, we have 4 na nabuo na subset. How about tagdadalawa? We have AB, AC, AD. We have the BC, BD, and the CD. So, nakabuo tayo ng 6 na subset doon. Tapos, tagtatatlo naman. Increment lang yan, 1, 2, 3, 4. Kasi 4 tong element, so nag-isap tayo sa 4, nasa 3 pa lang tayo. We have the ABC, ABD, ACD, and BCD. So nakabuo tayo ng 4 na subset dyan. Then yung pinakadulo, dahil tapos na tayo sa 3 hanggang 4 lang naman to, kopyahin lang ninyo yung mother na set natin. So, nakabuo tayo ng 1. So, kapag pinagsum ninyo to, kailangan 16 ang makuha ninyo para mapatunayan na tama yung power set ninyo. So, kung binilang nyo to, mga set subset na nabuo ninyo, dapat 16 yan. And always remember na ang subset, kailangan unique yan. Unique lahat. Kunwari ito BD, tapos may nasulat kang DB. Parehas lang yon. Kunwari AD, may nasulat kang DA. Parehas yon. Diba? So, each are unique dapat kapag naglista kayo ng subset. Then, kukunin na natin yung power set. So, the power set of S ay ito. Ililista niya lang siya. Then, separator is comma. Always remember that. So, this is the answer. So, that is what we called as the power set or kung paano masanap kung ilang subset ang pwede nating ma-form including yung empty set and the self ng or yung set mismo na hinahanapan natin ng power set or subset. Thank you for watching to my YouTube channel. Don't forget to subscribe and click on bell icon to get notification on my channel. Salamat po!